tayo. Alam mo, bihira sa mga baguhan yung nakakahugot ng maayos sa isang movie. Ang galing mo. Correct. Napakagaling mo talaga. Sa totoong buhay ba, malalim ang pinagdaanan mo kung bakit ganun kakalalim humugot sa pelikula? Actually po, sa pelikula po, hindi po ako humugot sa real life po. Ako po kasi nilagay ko po si Miguel Guerrero kay Julio Papakil. Parang iniisip ko na rin po na ako si Miguel, parang totoong buhay ito. Miguel Guerrero po talaga ako. Paano ka nag-umpisa sa industriya? Ayun, since 2015 po, napasali po ako sa isang short film po, pati station play po, sa Litago Ramin Cinema. Tapos doon po na-discovery, isa po, na noong 2017 po, yung nasimula po yung Guerrero, yung one po, tapos yun po, dumami po yung mga. Lumabas ka na ba sa TV or iba pang Hindi ako. Hindi ba? Ano dapat madiscover na to ng network? At Julio, sa N25, lumalabas ka ba? Hindi rin? Hindi. Sa ano lang po, yung nag-guest ba po ako sa Api ang Buhay? Nag-guest lang. May nagtanong din, may side question kasi dito. Sa N25, hindi ba siya lumabas? So, lumabas pero as guest. There you go. Kaya dapat ma-discover ka na ng networks. Kay Direk, paano mo binuo? Kasi nabigla na ano lang kami dito sa movie, hindi ka nagkaroon ng mga artistang kilala. Kumbaga, hindi mo siya hinaluan ng mga... Si Victor, kilala na yun, given naman yung pagiging magaling na actor nun. Pero the rest, ano to, inside actors ng EBC or ano? Hello. Ayan, ako po kasi personally, parang sanay po, mas comfortable ba ako makipag-work sa mga hindi pa professionals. Kumbaga, mas napapagawa ko sa kanila kung ano yung gusto ko. So, mas parang, direct na sasabihin ko na, sige, ganito, bigay, ganito, card, ganito po, naisip po na execution. And then, gusto rin po namin talaga dito sa EBC Films na mabigyan namin ng chance yung mga nagsisimulang artista para ayun po makilala sa industry. First project niyo po ba ito? Actually, ano po? Ano po yung background niyo po? Yung Guerrero, yung first part ko, tapos Sabi ang Buhay ng musical. Okay. And then ito po part. Actually, direct ha, maganda yung script. Ang dami mong pinaiyak. Oo. Tapos kay Mia, lumabas ka na ba sa mga... nagkaroon na ba ng exposures before this film arrives? Hello po, good evening po sa Miral. Una po, hindi ko pasalala po kami sa paglilaan ko ng panahon po niya para supportan ko yung artist ko. Naging fight po ako ng first musical film po, ng ABC Films, yung Hari ng Buhay ng Musical po. And then, naging part din po ako ng sitcom, yung regular show po ng ABC Films po, yung Hari ng Buhay po. Pero yun, ito po, parang first major role na nabili ko sa... Congrats sa'yo ha. Wala ko ibang masabi kasi ang ganda mo rin sa screen. Pero ang kapuri-puri talaga, ang buong cast na gumanap. Maraming salamat. Thank you. Yes. Okay, go. Ayan, congratulations sa buong cast. And para sa akin, ito na ang pinaka-the best inspirational movie na napanood namin sa tagal ko na sa showbiz, 1986. Pinakamalaking movie outfit tinalo nyo. Napakahusay, ang galing ng pagkadirect, ang artista, ang husay, parang mga veterano. And si Julio Cesar, parang kung may Santino sa ABS-CBN, meron namang Guerrero dito sa film outfit nyo. Congratulations. Limang beses mo akong pinaiyak. Ayan. Galing. Paano mo na ano yun, yung hugot na gano'n? Ano yung pinagkukunan mo ng emosyon sa bawat eksena ginagawa mo? Yun nga po, gaya po nang nasabi ko po kanina na, nilagay ko po talaga si Miguel Guerrero sa pagiging, sa real life ko po talaga. Kasi, in real life naman po, hindi po ako mahugot, pero
sa totoo lang po, ano, broken family po. Ayun na. Parang... So, matindi yung mga pinagdaanan mo sa buhay, parang gano'n? Oo. Oh. Ayun. O, kita mo yung ano mo, di ba? Pero congratulations, ang layo na mararating mo. At ito naman si Sir Art, ayan, isa ka bang stage actor? Mahusay din po kayo sa pelikula. Parang stage actor kayo, parang ganun dating nyo. O ito po'y, ito lang dito lang po kayo lumabas sa film na to. May experience na po ba kayo sa acting? Check. Kayo po ba may experience na po sa acting, sir? Ayan. Ininervis po yung microphone. Magmula po nung mahinto ako sa course na kinukuha ko sa college at nag-shift ako sa arts, eh sumabay yung mga dating hilig ko na maging makatulong sa mga pangailangan ng mga kaibigan, mga kakilala. O makasali doon sa iniisip kong mahalagang ginagawa nila. So I have been very, very busy in joining almost every movement. Pero ang pinakatampok sa lahat, yung palagay kong magiging makatutulong at magiging sa karangalan ng the Almighty na ating sinasamba. Because I think na ang pinakamalaking sagutin at magagawa ng isang tao ay maging relevant siya doon sa purpose ng pagkakalang ng Diyos sa kanya. So, I felt that there was a need for everybody to do that, and I was in a position to do what little I can para sa industriya ng pelikula at sa ibang mga bagay pa. Kaya nangyari tuloy, sinasabi nila sa akin na jack of all trades daw ako. Pero lahat naman ng trade nakatutulong at pwedeng iukol sa Almighty. Congratulations po, ayan. Magkakaroon ba kay Direk Cardo? Magkakaroon to ng part 3? Kasi may lagising na si Kuya. Gusto mo ba? Siyempre, gusto namin parang dito. Ayun, nakasama po kung magiging successful po itong Guerrero 2 na hopefully po. Ayun, tapos naka-ready naman po yung ano yung concept namin for ano po, part 3. Pero ayun, depende pa rin po sa management ng EDC Films. At depende po sa inyo. At depende pa sa mga manonood kung magiging successful po. At may karapatan to na magkaroon ng international award. Thank you! Thank you po. Congratulations. Thank you for the kind words, sir. Sobrang salamat po. And by the way, si Julio po ay PMPC Best Child Actor, no? For Guerrero, the first one. A Star Awards din. A Star Awards talaga. Mali nga ako. Thank you. Okay. Yes. And yes, Mildred Bakud po from... Hi, Miss Mildred. Yes, Showbiz po more about it tonight. I would like to ask first Direk Carlo and Cuevas. Parang may part 3 nga, kasi bakit dito sa Guerrero 2, dun sa part 1, kasi nagising na si Kuya, di ba? Bakit dito sa Guerrero 2, hindi sila nagkita? Sadya ba yun para magkaroon ng part 3? Ako po talaga, parang sa akin po kasi itong Guerrero, hindi po siya yung ano eh, hindi po siya yung magiging masaya kasi nangyari yung gusto mo. Ang tinuturo po ng pelikula, paano ka magiging masaya habang hinihintay mo na mangyari yung gusto mo. Kasi naniniwala po ako na tayo po, ako personally, parang hindi tayo nakakaalis dun sa stage ng palagi tayo may hinahanap, palagi tayo may hinihintay. Kapag nung bata ako, gusto ko ganito. Pero kapag nakuha ko ngayon, may manibago na naman akong gusto. So hindi ako nakakaalis dun sa stage na may na ano, nangangarap ako at naghihintay. So dito po sa movie, parang gusto pong ituro sa akin din, personally,
gusto rin ituro sa akin na paano natin i-enjoy yung journey ng paghahanap. Paano natin i-appreciate yung mga bagay na nasa atin ngayon habang hindi pa nangyayari yung gusto natin. So sa akin po yun po yung ibig sabihin ng Guerrero. Siguro po, yun nga, kung magiging successful po ito kung magkakaroon ng part 3, isimula ko lang ito sa makikita yung magkapatid. Yun agad po ang opinion. Thank you so much. Kay Julio, congratulations sa yung sabi mo kanina na inilagay mo lang ang sarili mo sa character mo. Well, napakahusay mo pa rin dahil marami namang mga artista ang inilalagay sa sarili nila, yes, sa character nila, pero hindi kasing husay na ginawa mo. So, sobrang napaiyak mo kami. Congrats! Keep it up! Kay Paolo Marcoleta, is this your first film? Siguro po ito po yung first film na major supporting role. Okay, ano na yung mga films na nagawa mo po? I had a bit role at Felix Manalo po. Okay. Kung namakyaw ng sombrero, ika Peles. Ayun po. And yun po, some appearances po sa mga sitcoms like Bubblegum, ganun po. Yes. Ito po yung halos major film na, film na medyo mahaba-haba po kahit papano yung role po. Pero gusto mo talaga yung umarte kasi your father is a representative, right, congressman. So, andito po siya. He's right now supporting us. Yes. Daddy, salamat po. Ay, dilangkot na kayo. Mami, andito rin po. Salamat po. Andito kayo. Since high school po, I was involved with the theater. I'm part of the theater group, Dulanga Silaw at Iliria University. Sa UP po, I'm part of the UP Repertory Company. So siguro po yung nag-spur ng interest dito po sa performance arts. Yan. Thank you so much. Congratulations. Thank you po. Thank you.